23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo at nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailan pa may sa bahay ni Yahweh mananahan. Ngayon tumungo tayo sa mabuting balita ng Diyos hango sa aklat ni Juan, talata 10, kabanata 22 hanggang 30. Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo nang tuwiran." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, kapatid na Kuya Chris. Tayo po ay muli nagkakatipon-tipon dito upang patuloy natin ipagdiwang ang panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Easter season ay 50 days. Okay, gaya nga na nabanggit ko noon, no? Kung ang Advent ay 4 weeks, Christmas ay 12 days, okay, ang Lent ay 40 days, ang Easter season, celebration ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay 50 days. At kung mababatid po natin, ngayon po ay 22 days. Ika-22nd, 12th araw ng mula sa araw ng pagkabuhay. At ito ay patuloy ang celebration. Ngayon, sino nga mag-aakala na sa panahon ng Easter season, sa kahalos kalagitnaan, ay nandito din ang pagdiriwang ng Mother's Day, no? Sa buong mundo, isineselebrate ang Mother's Day bilang pagpapuri, bilang pagkilala sa mga dakilang ina. Ako ay nagpapasalamat sa aking ina dahil binuhay niya ako. Magpasalamat tayo sa ating mga nanay na mas pinili tayong buhayin kesa tayo ay i-abort. No? Isang dakilang pagpapasalamat yun na mas pinili ng nanay natin, okay, na sila'y maghirap ng 9 buwan, okay, habang tayo dinadala sa ating sa kanilang sinasapunan, no, in their womb, okay, for 9 months. At hindi natin alam kung ano maring pinagdaraanan ng ating mga nanay, yung mga birth pains, no, yung labor pains, lahat yan ay inako nila. Okay, upang tayo ay mailuwal dito sa ating mundong kinalalagyan.
Maraming maraming salamat, mga dakilang ina, na laging ang nasa isip nyo ay kami ay mabigyan ng buhay. Kaming inyong mga anak ay mabigyan ng buhay. At gagawa kayo ng anumang paraan upang kami maitawid sa gutom, upang kami mapag-aral, upang kami ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Yan ang laging nasa puso ng isang nanay. Kaya ako ay saludo din sa mga nanay dyan sa BJMP. Okay, huwag nyo isipin na komot kayo ay nakakulong eh. Wala na, hindi na kayo kikilalanin. Mga dakilang nanay pa rin po kayo, mga kapatid. Okay, dyan sa BJMP, sa female division, saludo po ako sa inyo, mga nanay. Dahil alam ko, maaring isang naging kung bakit kayo naandyan, ay nandun din yung inyong pagmamahal sa inyong mga anak na kayo'y kumapit sa patalim upang ang inyong mga anak ay maitawid sa gutom, itawid sa hirap. Kaya anuman ang maring pinagdaanan natin nung nakaraan, still hindi natin maiwasan o hindi natin pwedeng talikuran ang katotohanan na kayo ang mga dakilang ina ng inyong mga anak. At ako ay nagpupuri sa Panginoon, nagpapasalamat na tayo lahat ay binigyan ng nanay. Amen? No, hindi tayo sumulpot sa mundo ng basta lang umusbong. No? Tayo ay, lahat tayo ay mayroong nanay. At kaalinsabay naman noon, ang mga nanay ngayon kinikilala, bukas kikilalanin ang kanilang mga anak dahil bukas ay national election. Okay? Ang mga nanay, I'm sure ngayon ay pinagdarasal ang kanilang mga anak na kandidato na sana sila ang manalo. Okay? Dahil bukas, itatanghal o tutuldukan na natin kung sino ang nararapat mamahala sa ating lipunan, sa ating bayan. So kung ngayon, dinadakila natin ang mga nanay, bukas ay lalagdaan na natin, no? Tutuloy natin ang eleksyon. At dalangin natin na ito'y maging mapayapa, mayroong hustisya at may katarungan na mangingibabaw. Ngayon, sa ating tatalakayin, parang kamangha-mangha na ang salita ng Diyos ay aakma sa ating sitwasyon ngayon. Bilang celebration ng Mother's Day, at the same time, bukas, looking forward to the national election. Bakit? Ano ba ang mabuting balita ngayon? Ano ang sinabi ng Panginoon Jesus? Ako ang inyong pastol. Kayo ang aking mga tupa. Ang aking mga tupa ay naririnig ang aking tinig at sila ay sumusunod. At walang pwede mang makakuan sa aking mga tupa. Okay, no one can snatch out of my hand. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon sa araw na ito. Ang Diyos, Jesucristo, ang tinaguriang dakilang pastol, ang mabuting pastol. Kung iugnay natin to sa Mother's Day, oo, no, ang mga nanay ay ilaw ng tahanan. Okay, may nagsabi nga, ang nanay daw ay radyo ng tahanan. Bakit radyo? Pagising pa lang sa umaga. Pero yun yung sabihin natin, hindi naman ganun, no? Dahil ang mga nanay, bagamat marami sinasabi, meron naman pong katuturan yun, no? Hindi po dahil talak lang sila ng talak, no? Kaya nga sabi, radyo daw eh. Pero mas kikilalanin ko ang mga nanay bilang ilaw ng tahanan. Okay? Dahil yun ang sinasabi, ang mga nanay, ilaw ng tahanan. Okay, kanina papunta ako dito sa simbahan, may kung ano nung mga words na naglalaro sa aking isip tukos sa nanay. Pwede kasi silang maging LED, pwede silang maging daylight, pwede silang magbumbilya, kandito, whatever, liwanag pa rin yan ng tahanan. At ang maganda dito,
saan ba sinabi ng Panginoon Jesucristo na ang liwanag, ikaw ang liwanag, ikaw ang liwanag ng sanlibutan? Okay? Liwanag ng sanlibutan, tayong mga nakakilala sa Panginoon. Pero ang sino ang liwanag ng tahanan? Ang mga nanay, ang mga dakilang nanay. Bakit? Sa pagsilang pa lang ng bata, ang nanay ang magsisilbing liwanag sa kanyang anak. Siya ang gabay, siya ang magpapakita kung ano ang katotohanan, ano ang tama, ano ang mali. Yan ang nanay. Kaya siya ang liwanag. At ano ang itsura ng bahay na madilim? Malungkot. Pero kapag naandun ang nanay, naandyan ang liwanag, masaya. Masaya ang pamilya. Lalo na kung nagkakasalo-salo sa isang hapagkainan. Ang nanay nagluto ng masarap na pagkain at ang nanay ang naghain, ang nanay ang nagluto kain, iba kumain. Hindi naman. Kumain din ang nanay. Pero isang kadakilaan ng nanay, no, yung isusubo na lang niya ay ibibigay pa sa kanyang anak. Ganong kadakila ang mga nanay. Okay? Kaya nga, ano ba, dalangin natin, mga kapatid, dyan sa PDL, no? Darating ang araw, isang salita lamang ng Panginoon, kayo ay palalayain na ng Diyos, at muli ibabalik kayo sa inyong mga kusina, at ipagluluto ng masarap na pagkain ang inyong mga anak. Yan ang ating pananampalataya. Oo, ilaw ng tahanan ang mga nanay, pero ano sinabi ng Panginoon Jesucristo? Sila din, gaya ni ating Panginoon, sila ang pastol ng ating mga anak. Pastol, bakit? Ang pastol, siya ang nagdadala sa mga tupa sa masarap na panginain. Masarap na damuhan, yan ang pinapakain ng pastol. Dinadala din sa tahimik na batisan upang doon uminom ang mga tupa. Ganon ang pangangalaga ng pastol sa kanyang mga tupa. Kung kaya't ngayong Mother's Day, ihalintulad din natin ang mga nanay bilang mga dakilang pastol. Pastol ang naggagabay sa tupa upang huwag siyang maligaw. Ang nanay ang gumagabay din sa mga kanyang mga anak upang huwag silang maligaw. Pastol ang nangangalaga sa kanyang mga tupa sa anumang kapahamakan. Ang nanay ang nangangalaga din sa kanyang mga anak. Lalo na nung nauso ang dengue, o di siyempre, ang mga taang mga nanay, takot na takot at talagang lalagyan ng mga off lotion at kung ano-ano ang kanilang mga anak. Pangangalaga. Nung nag-COVID, ganun din ang mga nanay ang nangalaga sa mga anak. Huwag na huwag kayong lalabas. Okay? Yon ang proteksyon ng mga nanay. Sila ang lalabas, bibili ng pagkain, pero ang mga anak, tigil ka dito sa bahay. Kaya naman, ang tuwa naman ng mga magulang, nung naalis na ang lockdown at nag-alert one, labasan na. At syempre, ang mga bata ay kanilang dinala saan? Sa mall. At syempre, saan? Sa simbahan upang makita ng mga anak na higit ang Diyos ang dapat papurihan at pasalamatan. So yan ang katangian ng isang nanay na makikita din natin sa katangian ng isang mabuting pastol na si Kristo ang tinagurian nating mabuting pastol. Ngayon, dumako naman tayo sa kalahating portion, ang eleksyon. Ano naman ang relasyon ng mensahe natin ngayon sa eleksyon? Mga kapatid, bukas, boboto po ang sambayan ng Pilipino. May boboto sa pula, may boboto sa pink, may boboto sa blue, at kung ano-ano pang kulay. Pero, isa lang bagay ang pwede nating panghawakan. Sino man ang manalo, sino man ang mahalal, meron pa rin tayong iisang Diyos. Siya ang nagahari sa lahat. At bilang Diyos, ano ang pinakita ng Panginoon Jesucristo
siya ay isang pastol. At tayo maniwala na ang tatanghalin ang mahalal na kandidato, mga pinuno ng ating bayan, ay magiging mabuting pastol din ng ating bayan. Kikilalanin nila na ang mga kanilang mga constituents ay mga tupa. At sila ang pastol na mangangalaga sa kanila. Kaya saktong-sakto ang mensahe para sa mga nanay na nagdiriwang ng Mother's Day at sa paghahanda natin sa national election. Na ang panalangin natin, ang mga tatanghaling mga leader ay magkakaroon ng pusong pastol. Pastol na nagmamahal, pastol na nag-aaruga sa kanilang mga tupa. Hindi magsasamantala, kundi ibibigay ang buhay para sa kanilang mga tupa. Dahil ganon ang pastol. Willing siyang ipagpalit ang kanyang buhay para lang mapangalagaan ang kanyang mga tupa. Si Kristo ibinigay na ang kanyang mabuhay para sa atin upang tayo ay mapangalagaan sa kasamaan, sa kamatayan na naghihintay dapat sa atin. Ano sinabi ng sa Psalm, no? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang kahabagan, ang kanyang kabutihan ay susunod sa akin sa araw-araw, sa lahat ng araw ng aking buhay. Noon, akala ko, nung binabasa ko yun, ako yung sumusunod. Pero kung babasahin natin muli, ang susunod sa akin ay ang kabutihan at ang kahabagan ng Panginoon. Kahabagan kapag ako'y nagkamali, okay, na Lord have mercy, okay, at goodness kapag meron naman akong ginagawang tama. Mamali ako o matama na andoon ang Panginoon. Sa atin, mga kapatid, dyan sa PDL, mga PDL, sa BJMP, okay, sa aking mga kahugots dyan sa YouTube, FB Live viewers, tandaan po natin, dahil ang pastol, ang Diyos natin ang pastol, siya ang sumusunod sa atin, yung kanyang kahabagan, yung kanyang kagandang loob, kabutihan, ang sumusunod sa atin. Ang nanay, ganun din. Okay, natatandaan nyo nung bata, ang mga ang ano, sumusunod ang nanay, no? Baka madapa o baka kung ano ang mangyari kapag unti-unti na naglalakad. Sumusunod ang nanay kapag pumupunta sa eskwelahan. Okay? Marami akong memories about my mom na laging naandyan. Okay, gaya ng isang pastol na nag-aalaga sa tupa. Ngayon, tingnan din natin na sana ang mga tatanghalin nating mga kandidato, mga mamamahala sa ating bayan, ganun din. Susundan ni tayo ng kanilang kabutihan, ng kanilang kahabagan. Meron silang kaawaan sa mga taong naghihirap. Ang puso nila ay para sa mga mamamayan, hindi isipin ang sarili, kundi iisipin ang ibang tao, ang kanilang kapwa, ang kanilang constituents. So ito ang dalangin natin. So tayo mananalangin, una para sa ating mga ina, ikalawa para sa ating mga kandidato na mahalal bukas. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, dalangin po namin ang mga inang narito at ang iba pang mga ina. Tunay na binigyan niyo po sila ng napakadakilang misyon ang magpastol sa kanilang mga anak. Lord, dalangin po namin na kayo po ang magpapala sa kanilang mga buhay at anuman po ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon, kayo po ang kalakasan, kayo po magtataguyod sa kanila at ipakikita niyo, Panginoon, ang inyong mga himala sa kanilang mga buhay. At sa aking mga kapatid dyan sa BJMP, Panginoon, dalangin ko rin po ang mga nanay na umaasang makita na ang kanilang mga anak. Panginoon, sa isang salita mo lamang
muli magkakatagpo ang nanay at ang kanyang mga anak. Muli sila magkakatipon-tipon bilang isang pamilya. Dahil ito po ang iyong kalooban para sa kanila. Gayun din po, dalangin ko po ang mga kandidato na ihahalal bukas, Panginoon. Maraming salamat na kayo po ang maghahari pa rin. Kayo pa rin ang Diyos, Panginoon. You are the God who is in control of everything. And Father, we just pray na ilagay niyo po sa mga puso ng mga kandidato na mahalal ang puso ng isang pastol para sa kanyang mga tupa. Na nandoon ang kanyang pagkalinga, nandoon ang kanyang pag-unawa, nandoon ang kanyang pagmamahal. Na siya ay willing na ibigay din ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ilalayo kami sa anumang kapahamakan at dadalhin sa anumang kaginhawahan na maaring ilaan niya sa pamagitan ng kanyang pamumuno sa aming bansa. Panginoon, ito po ang dalangin namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo